sa ating kapanahunan ngayon, Kuya Barry. Marami ang nagbago, lalo na ang pagkakaroon ng makabagong teknolohiya. Kaya naman kadalasan sa mga bagong sibol na kabataan ay hindi naniniwala sa mga engkanto, maligno, kapre at iba pang mga lamang lupa na hindi nakikita ng mga normal na tao. Kalalabas pa lang ng amang araw noon ay chismis na agad ng aming mga kapitbahay ang aking naririnig. Hindi naman po bago sa akin iyon dahil halos araw-araw naman nilang bukang bibig ang tungkol sa isang baryo rito sa Antique na di umano may mga aswang daw na nakatira. Siya nga po pala, Kuya Barry, ako po si Florentino, 44 anyos at nakatira dito sa Antique. May asawa na at isang anak na lalaki. Bunso po ako sa aming magkakapatid. Ngayong araw ay ibabahagi ko po sa inyo itong aking karanasan tungkol sa iniiwasang baryo rito sa Antique. Ito kasing tungkol sa isang baryo rito sa Antique, Kuya Barry, matagal na itong iniiwasan. Bata pa lang po ako, ikalat na kalat na ang tungkol sa baryong iyon. Maraming takot at higit sa lahat, marami ang umiiwas doon. Dahil nga po sa bata pa po ako, ipinagsawalang bahala ko lang ang mga chismis na kumakalat sa lugar namin. Dahil sa totoo lang, Kuya Barry, wala akong pakialam noon sa kung anuman ang nangyayari sa paligid. Itong karanasan kong ito, Kuya Barry, ay nangyari pala ito taong 1990. Siguro po mga 12 anyos pa lang po ako ng mga panahong ito. Sobrang bata ko pa noon nang maranasan ang mga eksenang hanggang ngayon sa kasalukuyan, hindi pa rin ako makapaniwalang nangyari iyon sa akin. Grade 6 po ako ng mga panahong ito, Kuya Barry, at dahil nga sa musmus pa lang at inosente, ay puro lang paglalaro ang aking nasa isipan. Palagi akong pinapayuhan ng mga magulang ko noon na pagbutihan ko daw ang aking pag-aaral. Siya nga po pala, tanging ikinabubuhay lang pala namin noon ay ang pagtitinda ng mga kakanin sa paaralan. Kaya naman tuwing recess, tatakbo na kaagad ako sa kantin para manghingi ng ginanggang na saging kay mama. Sobrang hirap ng buhay namin noon, Kuya Barry. Maswerte na lang kung makakain kami ng 3 beses sa loob ng isang araw. Minsan kasi 2 lang talaga at puro pa ito mga halamang ugat na galing pa mismo sa bukid namin. Sa naaalala ko, Kuya Barry, may bago kaming kaklase noon. Babae po siya at weirdo ito. Itago na lang natin siya sa pangalang Alicia. Nasabi kong weirdo kasi wala siyang kaibigan at hindi rin siya nakikipag-usap sa amin o sa mga kaklase naming babae. Gusto lang nito na nag-iisa siya palagi. Parati itong nakaupo sa pinakasulok na upuan sa loob ng classroom namin noon. Wala rin pumapansin sa kanya dahil hindi nila ito gusto. Medyo nakaramdam ako ng awa sa kanya, lalo na noong pinagbababato siya ng mga nilukot na papel ng mga kaklase namin, mapababae man o lalaki. Alam kong nasasaktan siya sa pinagagawa ng mga kaklase namin noon, pero nanatili lang itong tahimik at walang imik. Nanatili lang itong nakayuko sa kanyang bangko, tapos ang kanyang buhok naman ay nakatabon sa kanyang mukha. Gusto ko siyang tulungan sa totoo lang, pero natatakot ako na baka madamay pa ako. Maya-maya pa noon, iyong kaklase kong siga lumapit doon sa babaeng weirdo at sapilitang hinablot nito ang papel at notebook na nasa bangko niya. Pagkatapos inihagis ito sa sahig dahilan upang mapunit ito at masira. Nagtawanan naman ang lahat ng kaklase ko habang si Alicia naman ay nanatili pa rin nakayuko. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil natatabunan ito ng kanyang mahabang buhok. Pinagtatawanan siya ng buong klase maliban sa akin.
Nakaramdam po ako ng inis sa mga kaklase ko dahil sa ginawa nila kay Alicia. Kaya naman tumayo ako at lumapit sa kanila. Ba naman kayo? Tama na yan, Mario. Sa susunod mo na ipagpatuloy ang nais mong gawin sa kanya dahil nandito na si Ma'am. Sabi ko sa kaklase ko para tantanan niya si Alicia. Sabay-sabay naman silang napalingon at nakita nga nila ang paparating na guro. Dali-dali silang umalis at bumalik sa kani-kanilang mga upuan noon habang ako naman ay doon na ako umupo sa tabi ni Alicia. Tinanong ko siya noon kung ayos lang ba siya at sinabi ko ring pabayaan na lang sila at huwag nang pansinin. Daldal ako ng daldal noon, Kuya Barry, ngunit kahit isang salita ay wala siyang tinugon. Napakatahimik pa rin niya. Hindi ko na lang siya kinulit pa noon at hinayaan na lang siya. Kinuha ko na lang yung papel at notebook niya at maingat itong inilagay sa kanyang upuan. Nakaharap kaming lahat noon sa guro namin nang biglang nagkagulo sa loob ng classroom. Hindi ko po alam kung anong nangyari, pero yung isang kaklase ko bigla na lang nagsisigaw habang may itinuturo ito sa labas ng bintana kung saan ay may malaking puno ng nara ang makikita. Lahat ng atensyon namin ay napokus lang sa kaklase ko. Kaagad namang lumapit ang guro ko at tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit parang takot na takot siya. Napuno ng sigawan at bulungan ang buong silid. Lahat ng mga mukha nila ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Yung iba naman noon, Kuya Barry, ay nagsisiiyakan pa. Kahit anong tanong ng guro namin ay hindi ito nagsasalita. Nanginginig ito na parang nakakita ng hindi kanais-nais na bagay. Naliligo na rin ito sa sarili niyang pawis. Kaagad naman itong pinainom ng tubig ng guro at hinagod ang likuran nito. Maya-maya pa, kumalma na ito at bumalik sa kanyang katinuan. Dito na siya nagsimulang magkwento at sinabi nitong may nakita raw siyang parang halimaw sa likod ng puno na may hawak na patay na manok. Tapos sabi pa niya nakakatakot daw ang itsura ng nilalang. Pautal-utal pa siya noong nagkikwento sa amin. Lahat ng atensyon namin ay napako roon sa punong sinasabi niya. Ngunit wala naman kaming nakitang halimaw ayon pa sa kwento niya. Tapos doon, Kuya Barry, naagaw naman ang atensyon naming lahat nang biglang sumigaw ang isa pa naming kaklase at itinuturo nito si Alicia. Noong tignan ko ito, ay nagulat ako dahil sobrang gulo ng buhok ni Alicia at ang mas ikinagulat naming lahat ay ang kulay ng kanyang mga mata. Kulay pula ito, Kuya Barry. Bago pa man namin siya malapitan ay mabilis siyang nakatayo at tumakbo papalabas ng classroom. Hindi na ako nagtagal pa sa classroom namin at kaagad akong lumabas. Tumakbo ako palabas ng paaralan. Tinawag ako ng guro at kaklase ko pero hindi ako nakinig sa kanila. Patuloy lang ako sa aking pagtakbo. Lingon sa kanan, lingon sa kaliwa pero hindi ko makita ang kaklase kong si Alicia. Tinawag ko rin ang pangalan niya pero wala ring sumasagot. Huminto muna ako noon sandali habang nakahawak ang mga kamay ko sa aking tuhod. Nagpahinga muna ako bago muling humakbang. Noong medyo malayo na ako sa paaralan namin noon, ay may narinig akong parang umiiyak na babae. Napahinto ulit ako saglit at pinakinggan kung saan kaya nanggagaling ang iyak na iyon. Napalingon-lingon ako. Wala akong ibang makita kundi puro kakahuyan lang at isang daan na noon ko palang nakita. Binaybay ko ang daan na iyon habang sinusundan ang iyak. Tingin ko ay nasa may unahan ito kaya tumakbo ako roon. At tama nga ang hinala ko, Kuya Barry. Nakita ko si Alicia
na umiiyak doon. May galos pa ito sa braso na parabang kinalmot. Tinawag ko siya at dahan-dahang lumapit sa kanya. Medyo nagdadalawang isip pa nga ako noon kung lalapitan ko ba siya o hindi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nag-aalangan talaga ako, pero ipinagsawalang bahala ko na lang iyong nakita ko kanina. Ilang minuto rin akong nakatayo sa likod niya. Mabuti na lang, huminto rin ito sa kanyang pag-iyak. Maya-maya pa, bigla na lang niyang sinabi, kaya raw siya lumabas at tumakbo dahil noong nagkakagulo raw kami sa loob ng classroom namin ay bigla na lang daw siyang nilapitan ng isa pa naming kaklase at sinabihan daw siyang anak daw siya ng mangkukulam. Pagkatapos daw noon, kinalmot daw siya nito at ginulo pa daw ang buhok niya. Kaya raw siya tumakbo palabas dahil pakiramdam daw niya, hindi siya welcome sa paaralan namin. Pagod na raw siya sa mga inaasal ng mga kaklase namin. Alam mo Kuya Barry, habang nagsasalita itong si Alicia, ay ramdam na ramdam ko ang galit niya. Pagkatapos noon tinanong niya ako kung bakit ko raw siya sinundan. Pagtitripan ko ba daw siya? Sabi ko naman sa kanya hindi. Hindi ako kagaya nila. Tsaka sinabi ko sa kanyang sasamahan ko lang siya talaga dyan. At saka hanggang sa makauwi siya ay sasamahan ko pa rin siya. Tumango naman ito at napangiti sa akin. Kung kaya't nagpasya na siyang umuwi. Sa aming paglalakad, tila napansin kong napakatahimik ng daan pauwi sa kanila. Dumaan kami sa maraming talahiban, Kuya Barry, tapos may palayan din. Wala rin akong nakitang halos bahay doon. Puro ito kakahuyan. Nagkukwento lang siya tungkol sa buhay niya mula pagkabata niya. Hanggang sa hindi ko na namalayan at pakiramdam ko ay sobrang layo na ng aming nalalakad. Pareho na kaming naliligo noon sa pawis dahil sa init. Tinanong ko siya kung saan siya nakatira at kung bakit ang layo naman ng bahay nila. Sabi niya, taga-kabilang baryo raw siya at napakatahimik daw talaga ng lugar nila. Wala raw kasing dumadayo sa lugar nila. Sabi pa nga niya, hindi raw niya alam kung bakit kinatatakutan ang lugar nila. Ang alam daw niya, walang nagagawi sa kanilang lugar. Nang marinig ko iyon, Kuya Barry, bigla kong naalala ang mga chismis na palagi kong naririnig sa tuwing umaga. Doon ako napaisip na baka ang lugar na tinutukoy ni Alicia at ang baryo na iniiwasan ng mga taong ito ay iisa lang. Bigla akong kinabahan noon, Kuya Barry, lalo na nang may makita akong dalawang malalaking aso na bigla na lang humarang sa aming harapan. Kaagad akong napahinto at sinabihan ko si Alicia kung ano ang gagawin namin. Bigla itong ngumiti sa akin, tumingin sa mga mata ko at sinabi niyang katapusan ko na raw. Hindi na raw ako makakauwi pa sa amin. Tsaka sabi pa niya nasa teritoryo na raw nila ako at wala nang makakatulong pa sa akin. Sa totoo lang Kuya Barry, gulong-gulo ako ng mga oras na ito. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi nito si Alicia. Tsaka kung ano ang gagawin ko kung sakaling totoo ang sinasabi niya. Mas lalo pa akong nasindak noon nang marinig kong tinawag niyang mama at papa, ang dalawang asong nanlilisik na ang mga matang nakatingin sa akin. Halos mawala ang kaluluwa ko noong mga oras na iyon dahil sa matinding takot na nararamdaman ko. Napatigil pa ako at nag-iisip kung ano ang gagawin ko.
umaangil naman ang dalawang aso na tila ba nakangisi pa sa akin. Maging si Alicia ay nakatingin lang sa akin at nakangiti. Kung kaya't kaagad akong tumakbo pabalik habang nagsisisigaw ako ng tulong kahit hindi ko alam kung may nakakarinig ba sa akin. Labis akong nagsisisi noon bakit ako nagpadalos-dalos sa pagsunod sa kanya. Takbo lang ako ng takbo habang umiiyak noon, Kuya Barry. Doon ko palang naalala ang palaging bilin ng mga magulang ko na huwag akong lalayo at aalis sa paaralan. Pinagpawisan na ako ng malapot ng mga oras na ito at nagkakandara pa na sa pagtakbo pabalik. Nanalangin ako na sana ay makauwi pa ako sa amin. Habang tumatakbo ako ay rinig na rinig ko ang mga kahol at alulong ng aso na alam kong kapag naabutan ako nito ay magkakadurog-durog ang aking mga buto. Kahit nagkakasugat-sugat na dahil sa matutulis na dahon ng talahib ay hindi ko iyon ininda. Takbo lang ako ng takbo. Wala akong pakialam kung ano pa basta't makaligtas lang ako ng mga oras na iyon, Kuya Barry. Hanggang di nagtagal, narating ko ang palayan na dinaanan namin ni Alicia. May mga pagkakataong nadatapa ako pero kaagad din akong tumatayo dahil sa takot ko na makatay ako ng dalawang asong nilalang. Ngunit sadyang minalas ako noon dahil nadulas ang isang paa ko sa pilapil at nahulog ako sa maputik na palayan. Bumaon ang dalawang paa ko sa putikan na hanggang tuhod kaya nahirapan ako. Habang pilit kong inaalis ang mga paa ko sa putikan ay bigla na lang akong dinambahan ng asong humahabol sa akin. Natumba ako sa palayan at biglang pumaibabaw ito sa akin. Nakatingin lang ang mabalhibong itim na asong ito sa akin habang tumutulo ang laway niya sa liig ko. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko noong mga oras na iyon, Kuya Barry. Nawalan na rin ako ng pag-asang makaligtas pa. Napahiyaw na lang ako sa sakit nang biglang kagatin ng aso ang kanan kong braso. Halos mapugto na ang hininga ko dahil sa labis na sakit. Nagsimula na rin mamanhid ang aking katawan. Labis na lang ako napaiyak noon dahil sa takot. Maya-maya pa, may narinig akong putok ng baril. Nung oras na ito, nakapikit na ako dahil sobra na akong nanghihina. Matapos noon ay nakarinig na ako ng maraming boses kaya iminulat ko na ang mata ko at nakita ko yung mga kaklase ko at guro ko. Nakita ko rin sila mama at papa. Sa aking paglingon, nakita kong tumatakbo papalayo ang dalawang asong itim sa kasukalan. Kaagad naman nila akong tinulungan at binuhat. Nasa bisig ako noon ni Papa at nagpapahinga na. Pakiramdam ko, bibigay na talaga ang katawan ko. Mabilis naman nila akong nadala sa ospital noon, Kuya Barry. At noon nalunasan ako doon, napatanong ako kung papaano nila ako nasundan doon. Ayon sa kwento nila, yung janitor pala sa eskwelahan daw namin ay palaging inoobserbahan itong si Alicia. Minsan din daw niyang sinundan ito pauwi ng bahay. Kung kaya't nalaman ng janitor na nakatira pala ito doon sa iniiwasang baryo. Kaya pala noong mangyari ang kaguluhan sa aming classroom, natunugan pala ito ng janitor namin. Kaya daw nung tumakbo ako palabas upang habulin itong si Alicia, ay hindi na nagdalawang isip na sinabi ng janitor ito sa guru namin tungkol sa kanyang natuklasan. Dito ka na po na pagtagpi-tagpi ang lahat ng mga kwento-kwento, Kuya Barry, na aswang ang pamilya nila Alicia. Tsaka hindi rin alam ng mga guru sa paaralan na nakatira pala siya sa baryong iyon dahil ang nakarecord doon sa enrollment form daw niya ay ibang address ang nakalagay. Noon po, binabaliwala ko lang ang mga chismis ng mga kapitbahay namin
Ngunit mula nang maranasan ko ang bingit ng kamatayan kung saan buntikan na akong mamatay, ay naniwala na ako. Kaya po hanggang ngayon sa kasalukuyan, Kuya Barry, hindi ko pa rin makakalimutan na minsan sa aking buhay na napadpad ako at muntikan ng mamatay doon sa iniiwasang baryo sa Antique. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry, at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Florentino. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, at maging sa mga tagapakinig sa YouTube channel mo. Itago mo na lang po ako sa aking katauhan sa pangalan na Lustre. 56 na taong gulang. Ako po ay nagmula sa lalawigan ng Cebu, ngunit nakapangasawa ng kapangpangan. Ang mga anak kong babae ay pamilyadong taon na rin sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ang sarili kong karanasan noong namasukan ako bilang isang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa lugar ng Iloilo. Noong mga panahong iyon ay 2 taong gulang pa lamang ang panganay kong anak. Elementarya lang ang natapos naming mag-asawa, Kuya Barry. Isang magsasaka po ang kanyang hanap buhay, samantalang tumatanggap naman po ako ng labahin mula sa mga kapitbahay namin. Ang kakarampot na kita naming dalawa ay hindi po talaga sapat sa pang-araw-araw naming gastusin sa bahay. Nang dahil po sa kahirapan, nagpasya po ako na magtrabaho sa lungsod ng Maynila, subalit hindi po natuloy. Sali po ay inirekomenda po ako ng aking matalik na kaibigan sa isang mayamang pamilya na nakilala niya sa Iloilo. Sa tulong ng matalik kong kaibigan at asawa ay natuloy po ako sa Iloilo. Natanggap din ako bilang kasambahay sa mayamang pamilya na itago na lamang po natin sa apelyidong De La Cruz. Parehong naglilingkod sa gobyerno ang mag-asawang De La Cruz, kung kaya't minsan lang ito umuwi sa kanilang bahay. Naiwan naman sa pangangalaga naming mga kasambahay ang kambal nilang anak na itago natin sa mga pangalan na Delia at Cora. Parehong mga babae ang kambal. Sa pagkakaalala ko po ay 4 na taon ang tanda ng kambal sa panganay kong anak. Kambal man sila, ngunit magkaiba ang ugali at maging ang kanilang mga kilos sa bawat isa. Madaldal itong si Delia at kabaliktara naman niya si Cora na may pagkamahinhin. 4 po kaming mga kasambahay na naglilingkod sa pamilyang De La Cruz. May Tagaluto, Tagalaba, Tagalinis at Tagabantay ng Bata. Ako naman, Kuya Barry, ang inatasan bilang tagalinis ng bahay nila. Tuwing Sabado at Linggo ay saka naman dumadalaw si Mang Kaloy sa hardin. Isa siyang tapat na hardinero sa pamilyang De La Cruz. Mababait naman ang 2 mga kasamahan ko maliban kay Manang Magdalena, na ubod ng sungit. Palibasa kasi, matandang dalaga po ito. Siya rin ang inatasan bilang tagapagluto naman. Aaminin ko, nahirapan ako nung una, lalo na't napalayo ako sa asawa't anak ko. Halos hindi ako makakain at makatulog dahil sa isipin na napawalay po ako sa kanila. Sino ba namang ina ang magtitiis na hindi makapiling ang kanyang pamilya? Mas masakit yung isipin na nakakasama at naaalagaan ko ang anak ng iba, samantalang ang sarili kong anak ay naiwan ko sa kanyang ama. Gabi-gabi ay patago rin akong umiiyak. Idagdag mo pa na wala pong cellphone ng mga panahong iyon at sulat lang ang tanging komunikasyon namin. May oras din noon na gustong-gusto ko na talagang umuwi, ngunit sa tuwing naiisip ko na ginagawa ko ito para sa kanila, ay mas nananaig sa akin na manatili at magpatuloy na lamang.
Ilang buwan pa ang tinagal bago ako unti-unting nasanay sa panibago kong buhay bilang isang kasambahay. Tuwing katapusan ng buwan ay nagpapadala ako ng sulat at pera sa aking mag-ama. Pinapadalhan din naman nila ako ng sulat pabalik. Sa tuwing nababasa ko ang mga sulat ng aking asawa ay hindi ko mapigilan na maiyak, lalo na sa tuwing ikinikwento niya ang buhay nila ng anak ko sa Cebu. Salamat sa payo ng mga kasamahan ko dito na aking naging mga kaibigan na rin. Nang dahil sa kanila, mas lalo po akong tumatag. Buwan ng Marso noon nang mabalitaan ko mula sa sulat ng aking asawa na sinugod sa ospital ang panganay kong anak na itago na lang natin sa pangalang Sisa. Kahit gabi ko nabasa ang sulat ay halos gusto ko nang umuwi pabalik sa Cebu, makita lang ang anak ko. Ayon po sa asawa ko, biglaan na lamang daw nagkasakit si Sisa. Sobrang taas ng laglat nito at iyak ng iyak, kung kaya't sinugod na kaagad nila ito sa pinakamalapit na pagamutan. Problemadong problemado ako ng mga panahong iyong, Kuya Barry, lalo na't may kaunting hindi pagkakaunawaan pa kami ng amo ko dahil sa selos. Inakala nito na may relasyon kami ng kanyang asawa. Ano pat hindi ko maitatanggi na malapit talaga kami sa isa't isa ni Kuya Lito. Ngunit alam ng Diyos na wala kaming ginagawang masama. Ang mas mahirap pa ay ayaw nitong ibigay ang sweldo ko ng buwan na iyon. Gusto ko mang humingi ng tulong kay Kuya Lito ay hindi ko rin magawa dahil binalaan po ako ng kanyang asawa. Hindi rin naman ako matutulungan ng dalawa ko pang mga kasamahan dahil namomoblema din sila sa pera. Halos lahat ng paraan po, Kuya Barry, ay ginawa ko na upang makahanap lang ako ng pera para maipadala sa aking mag-ama. Ngunit wala po talaga akong mahanap hanggang sa dumating sa punto na naisip ko na lamang na magnakaw. Lampas alas 8 ng gabi, araw ng Linggo. Day off ng dalawa sa mga kasamahan ko ng araw na iyon at nagkataon pa na nag-overtime sa trabaho ang mag-asawa, kung kaya't ako lamang ang tanging naiwan sa pagbantay sa mga bata. Si Manang Magdalena naman ay may pinuntahan ng gabing iyon. Samantalang mahimbing na sa pagkakatulog ang kambal. Nang gabing iyon ay desperada na talaga akong makahanap ng pera para lang may maipadala ako sa aking pamilya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa loob ng ilang buwan kong paninilbihan sa pamilyang De La Cruz ay alam ko na ang pasikot-sikot sa buong silid. Pumasok ako sa kwarto ng mag-asawa. Magagarang kagamitan ang agad na sumalubong sa akin. May mga alaha sa ibabaw ng aparador. Tiyak ko pong mamahalin iyon dahil nagniningning ang mga ginto nito. Punterya ko ng gabing iyon ay ang loob ng aparador kung saan nakatago ang pera ng mga amo ko. Kinakabahan man ay binuksan ko ito at kagaya ng inaasahan ay may laman ngang pera ang maliit nilang aparador. Nanginginig pa ang mga kamay ko ng sandaling iyon, Kuya Barry. Hindi ko alam kung ilang libo ang kinupit ko at itinago ko sa suot kong pajama. Hindi pa man ako tuluyan na nakalabas sa kwarto ay may narinig akong yapak ng mga paa. Nagmamadali pa ako noon na tumayo at nagtago sa ilalim ng kama. Narinig ko pa nga na may nagbukas ng pintuan ng kwarto ng mag-asawang amo ko. Kinabahan lalo ako. Nanginginig ang buo kong sistema ng sandaling iyon sa takot na baka si Ate Linda ang pumasok, ang asawa ng amo kong si Kuya Lito. Ngunit pagkaraan lang ng ilang segundo ay sinara naman ito
pabalik. Doon ako nakahinga. Ilang minuto pa akong nagtago sa ilalim ng kama bago nagpa siyang lumabas. Wala naman akong naabutan na tao sa sala. Napaisip pa nga ako kung kanino ang yapak na iyon. Kaagad akong dumiretso sa kwarto ng kambal at doon ako tuluyan na nabigla. Isang nilalang ang naabutan ko. Isang aswang na gumagapang sa sahig malapit sa pwesto ng natutulog na kambal. Hindi nakapatay ang ilaw sa kwarto ng kambal kung kaya malaya kong nakikita ang nakakatakot nitong anyo. Pulang-pula ang dalawang mata nito. Matulis ang ngipin maging ang kanyang kuko. Gulong-guluman ang buhok ngunit nakilala ko pa rin ito. Si Manang Magdalena. Isa pala siyang aswang. Nang dahil sa labis na pagkagulat ay napasigaw ako sanhi ng pagkagising ng kambal. Napaiyak sila nang makita ang nilalang na nasa harapan nila. Layuan mo ang kambal! Nagmamatapang kong sigaw kahit na sa totoo lang ay sobrang takot na takot po ako. Gustuhin ko mang tumakbo at iligtas ang sarili ko ngunit hindi ko magawa dahil labis akong nag-alala sa kambal. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay namalayan ko na lamang ang aking sarili na hinaharangan na ang kambal laban kay Manang Magdalena na hindi maitago ang galit nito. May hawak akong walis tambo ng sandaling iyon na hindi ko maalala kung saan ko nahagilap yun. Lumayo ka! Layuan mo kami! Sigaw ko pa sa aswang habang nanginginig. Hindi naman tumigil sa pag-iyak ang kambal. Umangil lang ang nilalang sa harapan namin. Nanginginig kaming tatlo. Ngunit bago pa man kami atakihin ni Manang Magdalena na isang aswang ay bigla na lamang dumating ang mag-asawang amo ko. Nabigla pa sila nang abutan kami sa ganoong sitwasyon. Kaagad naman kaming nalapitan ni Kuya Lito sa kanilabanan ang aswang. Samantalang kaagad naman humingi ng saklulo ang amo kong babae. Malakas si Kuya Lito, ngunit higit na mas malakas ang aswang. At kung hindi pa dumating ang ilang tanod ng barangay, ay hindi pa nito tuluyang maitutumba si Manang Magdalena. Nagulat pa sila nang biglang lumantad ang taong anyo ni Manang Magdalena. Kaagad nila itong dinakip at tinalian mabuti sa magkabilang kamay. Labis naman ang pasasalamat ng mag-asawa dahil sa kabayanihan na ginawa ko sa mga anak nila. Humingi rin ako ng tawad sa kanila at ibinunyag na nagawa ko silang nakawan. Nagulat sila nung una ngunit kaagad din naman nila akong pinatawad. Sa katunayan, sila ang naghatid sa akin pabalik sa Cebu. Sila pa ang nagbayad ng hospital bill ng panganay kong anak at iniwanan ng pera sapat na upang makapagsimula ng panibagong buhay. Sa tulong ng perang ibinigay nila ay nakapagpatayo po kami ng isang maliit na kainan ng aking asawa. Matapos ang lahat ng pangyayaring iyon, Kuya Barry, nabalitaan kong ikinulong pala si Manang Magdalena sa isang kulungan na pribado. Ayon sa mga nagbabantay ng selda, hindi daw ito kumakain, kung kaya't nangayayat ito hanggang sa dumating ang isang araw na tagpo ang wala na itong buhay. Dinala po daw ang labi ni Manang Magdalena sa isang lugar at doon ay sinunog ito. Matapos po iyon, wala na po akong naging balita tungkol pa sa matandang iyon. Natutuwa naman po ako dahil magpahanggang ngayon po ay hindi nawawala ang komunikasyon ko sa kambal at palagi silang nagte-text sa akin. Hinding-hindi ko po talaga malilimutan, Kuya Barry, ang nangyaring iyon sa buhay ko. Hindi ko inaakala dahil sa paggawa ng isang maling gawain
matutuklasan ko ang isang lihim na kagulat-gulat. Sa buong buhay ko po, ngayon lang ako nakaharap talaga ng isang tunay na aswang. Hindi ko inaakala na totoo pala na mayroong nilalang na ganoon. Akala ko kasi nababasa ko lang ito sa comics. Magpasa hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang aking mga laman sa tuwing maaalala ko ang itsura nitong si Manang Magdalena. Talaga pong hindi nyo gugustuhin na makita iyon. Nagpapasalamat naman po ako sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan noong mga sandaling iyon, pati po ang mga alaga kong kambal, dahil napamahal na rin po sa akin ang dalawang iyon. Matapos din naman ang pangyayaring iyon, ay nagkapatawaran naman po kami ng asawa ni Kuya Lito. Hindi na po siya nagseselo sa akin. Talagang napakabait lang po ni Sir. Hindi lang po sa akin, maging sa mga kasamahan ko. Isang pangyayaring ayoko na pong maulit muli, Kuya Barry, dahil lang sa aking naging trabaho bilang isang kasambahay doon sa Iloilo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabuhay po ang inyong channel at sana po ay mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. Lubos na gumagalang, Lustre. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Nais ko sanang ibahagi sa inyo itong aking kwento tungkol sa nangyari sa pagitan ng aming pamilya at ng aking tiyahin na kapatid lang din naman ng aking ina. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Josh. Ang aking ina ay si Josefa at ang aking tiyahin naman ay si Mildred. Bata pa lamang ako, batid ko nang may hidwaan ng aking ina at si Tia Mildred. Hindi ko naman alam kung ano ang dahilan, gayong silang dalawa lang naman ang magkapatid na sana ay nagtutulungan. Kinalakihan kong hindi talaga nagpapansinan ang dalawa. Subalit kahit na ganoon po, malapit naman ako sa aking Tia Mildred at maging sa pinsan ko na anak naman nito. Iyon nga lang, kapag nakikita ako ni nanay na nakikipag-usap sa mga ito, ay pinagsasabihan niya ako. Ngayon naman, ano po bang dahilan kung bakit hindi kayo nagpapansin ni Tia Mildred? Mabait naman po siya. Tanong ko sa aking ina nang mapag-usapan namin si Tia. Naku anak, huwag kang magpapalinlang sa babaeng iyon. Hindi mo lubos na kakilala iyon kahit patyahin mo siya. Tugon naman sa akin ni nanay. Hindi ko po maintindihan, Kuya Barry, kung saan humuhugot ng galit ang aking ina para sa kanyang kapatid. Nay, hindi ba dapat kayo ang nagtutulungan dahil kayong dalawa lang ang magkapatid? Tanong ko pa sa kanya. Napailing naman ang aking ina dahil sa narinig niya mula sa akin. Oo, tama. Kaso hindi mo kilala yung Tia Mildred mo. Kung hindi niya sana pinakailaman ang kapatid mo, sana buhay pa iyon hanggang ngayon. Napatingin si nanay sa akin matapos niyang sabihin iyon. Hindi niya siguro napigilan ang kanyang sarili kaya nasabi niya iyon. Hindi ko naman siya maintindihan kaya sinubukan ko siyang tanungin ngunit hindi niya ito tinugunan. Ay, maintindihan mo rin ako sa susunod anak. Sa ngayon, ang masasabi ko lang sa iyo, huwag mo masyadong pagkatiwalaan yung tiyahin mo. Tugon ni nanay. Lumipas pa ang mga taon hanggang sa nagbinata na ako at hindi na ako muling nakapagtanong pa sa aking ina tungkol sa hidwaan nila ng aking tiyahin. Alam ko rin namang hindi siya sasagot kaya hindi ko na siya kinulit pa. Kinakausap naman ako ng aking tiyahin kung kaya't ayos na rin iyon para sa akin. Dahil sa pagiging mapusok noon, maaga akong nakabuntis.
Dahil doon, pinanindigan ko ang aking nagawa, lalo na at mahal ko naman ang nobya kong si Jill. Sa kadahilan ng buntis si Jill, ipinakilala ko siya sa aking ina at napagpasyahan naming sa bahay na rin siya tumira para kahit papaano ay maalagaan ko siya. Hindi naman nagalit noon ang aking ina nang ipakilala at sabihin namin ni Jill sa kanya na magkakaroon na siya ng apo. Natuwa pa nga ito at sabik pa nga raw siya, subalit ramdam kong tila nababahala ang aking ina. Kung kaya't napatanong ako sa aking ina kung ano ang problema. Napatingin ang aking ina sa amin ni Jill. Nagtaka ako kung bakit nakatingin si nanay sa tiya ni Jill at panay ang paglunok nito. Nay, may problema po ba? Muling tanong ko sa kanya. Dahil doon, natuon na ang tingin niya sa akin. Anak, sigurado bang dito kayo titira ng nobya mo? Alam mo kasi baka maging delikado yung magiging anak mo eh. Tanong ng aking ina sa akin. Nagtaka naman ako dahil sa naging tanong nito, Kuya Barry. Oo po, Nay. Sigurado po ako. Napag-usapan naman namin iyon. May problema po ba? Tugon ko sa aking ina. Napailing ito at nagpalingalinga sa aming paligid. Walang ano-ano. Lumapit ito sa akin at saka bumulong. Anak, kung gusto mo talagang dito, dito yung inobya mo. Huwag mong ilalapit sa tiya Mildred mo. Iyon ang sabi ni nanay na nagbigay sa akin ng kuryosidad. Kaya muli ko siyang tinanong. Nay, ano po ba talaga ang problema ninyo ni tiya Mildred? Inis na tanong ko dahil simula pagkabata hanggang sa panahong iyon, pakiramdam ko ay sinisiraan lang nito ang kanyang kapatid. Napatingin ng seryoso ang aking ina sa akin ngunit hindi ito umimik. Walang ano-ano, narinig kong tinawag ako ni Jill kaya iniwan ko ang aking ina at lumapit sa aking nobya. Josh, hinahanap ka ng tiyahin mo. Bungad kaagad ni Jill sa akin kaya lumabas ako sa aming bahay upang kausapin si Tia na noon ay naghihintay pala sa labas. O Josh, yan na ba yung nobya mo? Buntis ba siya? Tila nananabik na tanong ni Tia Mildred sa akin. Napangiti naman ako dahil naisip kong nananabik din siyang magkaroon ng pamangkin sa akin. Napatango lang ako bilang tugon sa kanyang naging tanong. Ilang sandali ring napatingin noon sa aking nobya si Tia Mildred. Kita kasi sa pinto si Jill na abala noon sa pagbabasa ng libro sa aming sala. Magsasalita pa sana si Tia Mildred nang marinig kong magwika ang aking ina. Mildred, huwag kang magkakamali ah. Kapag inulit mo pa ang gagawin mo, hindi ako magdadalawang isip na. Hindi na naituloy ni nanay ang kanyang sasabihin dahil pinagsabihan ko siya. Pinauwi ko na rin si Tia Mildred at sinunod naman ako nito. Subalit bago siya tuluyang umalis noon, ay muli pa siyang napatingin kay Jill. Nang mga sandaling iyon, naging matalim ang titig nito sa aking nobya at sa tiyan nito. Kaya nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko alam Kuya Barry, pero nakita ko si Tia Mildred kanina na parang napadila sa kanyang bibig. Kaya kinabahan ako na hindi ko maintindihan. Napailing na lang ako at inisip ko na lang sa aking sarili na namalikmata lang ako sa aking nakita kanina. Noong tignan ko ang aking ina, ay nakatingin din ito kay Jill at sa tiyan nito. Napalunok pa ito kaya tinanong ko siya kung ayos lang ba siya at tinanguan lang naman ako nito saka nagpaalam na magluluto daw siya. Tanging pagtango lang din ang naitugon ko sa kanya at saka pinuntahan ng aking nobya. Sa bawat araw na lumilipas noon ay madalas akong kinakausap ni Tia Mildred tungkol sa aking asawa.
malimit rin siyang nauobserbahan ng aking ina na tumitingin sa tiyan ni Jill habang napapalunok at napapadila. Noong una, hindi ko pinansin iyon hanggang sa isang gabi. Nasa silid na kaming dalawa ni Jill. Tulog na si Jill, kaya ipipikit ko na rin sana ang aking mga mata nang may mapansin ako sa aming bintana. Ano yun? Sino naman kaya yung tatayo dyan na ganitong oras ng gabi? Tanong ko sa aking sarili. Dahil doon, napagpasyahan kong tumayo upang tignan iyon. Habang papalapit ako, ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kaba. Bumigat din noon ang bawat pagyabag ko. Noong nasa tapat na ako ng bintana, ay dahan-dahan kong hinawi ang aming kurtina. Tiningnan ko kung sino ang nakatayo roon at nagulat ako nang makita ko roon si Tia Mildred. Nakatingin ito sa aming bintana, kaya dali-dali akong napatago. Pinagmasdan ko siya ng maigi hanggang sa unti-unti akong may napansin sa kanya. Nangyayari? Bakit naglalaway siya at tila nagsisimulang magbaga ang kanyang mga mata? Tanong ko sa aking sarili. Minatyagan ko ang mga susunod na mangyayari at nagulantang ako, Kuya Barry, nang biglang tinubuan ng matutulis na pangil ang aking tiyahin at maging ang mga kuko nito ay naging mahaba na. Ilang sandali pa, bigla na lang itong nawala, dahilan para kumalabog sa aming bubungan. Pinuntahan ko kaagad ang aking nobya upang gisingin. Nagtaka naman ito kung bakit ko iyon ginawa, kaya sinabi kong inaaswang kami. Walang ano-ano naman noon ay galit na pumasok sa aming silid ang aking ina. Sinasabi ko na nga bang hindi na dalayang Mildred na yan. Bantayan mo yung asawa mo, Josh. Ako nang bahala sa kanya. Wika ng aking ina at dali-dali itong lumabas. Ilang sandali pa, kumalabog muli ang aming bubungan. Hindi ko naman alam ang nangyayari kaya sumilip ako sa aming bintana. Sakto namang pagkasilip ko roon, nakita kong bumaba si Tia Mildred mula sa aming bubungan. Walang ano-ano, nagulantang ako nang sumunod sa kanya ang aking ina. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita na tulad ng aking tiyahing ganoon din si nanay. Aswang silang dalawa! Gulat na sigaw ko sa aking sarili saka pinanood ang kanilang pag-aaway. Inatake ng aking ina si Tia, ngunit nakailag ito sa kanya. Gumanti naman si Tia, ngunit nakailag din ang aking ina. Tinawag ako ni Jill dahil nakaramdam daw siya ng pananakit ng kanyang tiyan, kaya lumapit ako sa kanya. Niyakap ko siya at sinabing magiging ayos din ang lahat, ngunit hindi ko muna sinabi ang sitwasyon. Noong nasa ganoong sitwasyon kami ni Jill nang makarinig kami ng malakas na paghiyaw. Boses iyon ng aking tiyahin kaya naisip kong baka nilupig na siya ng aking ina. Dali-dali akong tumungo sa bintana upang sumilip doon at nakita ko silang dalawa. Nakaluhod si Tia Mildred na animoy nang hihina habang hawak-hawak siya ng aking ina sa kanyang liig. Malapit sila sa akin ng mga sandaling iyon, kaya napansin ako ng aking ina. Ilang taon na akong nagtimpi sa iyo, Mildred, dahil sa ginawa mo sa anak ko. Ngayon ay may pagkakataon na akong patayin ka, ngunit hindi ko gagawin dahil kapatid kita. Gusto ko lang na mamuhay ng normal, kaya umalis ka na rito sa lugar na ito kasama ang iyong anak at huwag na kayong bumalik pa. Dahil kung hindi, papatayin na talaga kita sa susunod kapag may gawin ka pang masama. Seryosong wika ng aking ina at saka binitiwan si Tia.
Hinayaan niya itong makaalis at nung wala na ito ay pumasok siya sa aming bahay. Pagkapasok niya, Kuya Barry, hindi ko po alam ang aking gagawin. Hindi ko maisip kung anong dapat kong maramdaman dahil sa aking mga natuklasan. Nagsalita ito at ipinaliwanag niya sa akin ang lahat at isa lang ang naintindihan ko sa sinabi niya. Aswang daw silang dalawa ni Tia. Hindi ko naman daw dapat ipag-alala iyon dahil hindi ako tulad nila at hindi iyon hahayaan na mangyari ni nanay. Kahit hindi ko po maintindihan ay napatango na lang ako sa kanya. Kaya ganoon na lang pala ang galit niya kay Tia Mildred dahil ito pala ang pumatay sa aking kapatid. Noong ko lang din napagtanto ang lahat ng mga sinabi ni nanay sa akin simula bata pa lang ako. Dahil sa nangyaring iyon, Kuya Barry, umalis nga si Tia sa lugar namin at kaming dalawa naman ni Jill ay nanatili sa bahay. Kampante naman akong hindi sasaktan ni nanay si Jill dahil ayon sa kanya, kontrolado niya ang kanyang sarili at matagal niyang tinalikuran ang pagkain ng tao. Hindi ko rin aakalaing dahil lamang sa pagbubuntis ng aking nobya, maibubunyag na aswang pala ang kamag-anak ko. May ilang araw din at linggo na nailang ako sa aking ina dahil sa aking natuklasan. Ngunit si nanay ko na pati na rin ang asawa ko ang sitwasyon. Natatakot man si Jill ay ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Nanay ko pa rin iyon at wala siyang dapat ikatakot. Kalaunan ay natanggap din niya ang sitwasyon at hindi nagtagal ay isinilang niya ang isang malusog na batang babae at pinangalanan namin itong Alena. Naging normal naman ang aming pamumuhay at hindi na muling ginambala pa ng aking tiyahin magmula noon. Ngunit sa kasamaang palad, pagkalipas ng 2 taon bago kami lumipat dito sa Cebu, Kuya Barry, yumao ang aking nanay dahil nagkasakit ito at dahil na rin sa kanyang katandaan. Sa kasalukuyan ay naninirahan pa rin kami dito at 2 na po ang aming anak. Naging kakaiba man ang pagkatao ng aking ina maging si Tia Mildred ay hindi ko po iyon kinakahiya, Kuya Barry. Ipinagmamalaki ko pa rin siya dahil kahit hindi man niya ginusto ang kanyang naging kapalaran, itinaguyod niya ako upang maging isang mabuting tao sa mundong ito. Isang katotohanan na sa inyong channel ko lang po ibinunyag na mayroon po akong ina at kamag-anak na isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Barry, at sana po'y nagustuhan niyo po ang aking salaysayin. Lubos na gumagalang, Josh. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.